siya, oh. Nakakaramelize siya. Masarap po yan. First time kong gumawa nito. Sana success. Mukhang ang sarap-sarap. Kumusta sa po sa ating lahat? Andito na naman po ako. Nagbabalik. Gusto kong gumawa ng bibingkang kanin or natawag nilang biko. Hindi po ako expert sa paggawa ng kakanin. Kung nakikrave po ako, gusto ko pong magluto ng bibingkang kanin or biko. Andito po ang ating mga ingredient. Una, meron po akong gulmahan. Lalagyan po ng biko. Nakakabili po nito in any supermarket, dollar store. Brown sugar po. Kailangan po yung brown sugar natin yung makulay, yung dark. Kasi mayroong brown sugar na light lang. So, ang gagamitin ko po is dark brown. Coconut milk. Andito po ako sa Manayo, so wala pong fresh coconut milk dito. So, nakalata lang po ang gamit ko. Kalahating cup ng tubig. Mga measurement. Margarine po. Kumuha lang po ako ng kaunti ng margarine. Ito po siya. Pang grease lang po ito dito sa hulmahan. At ma-microwave ko po para malusaw at ilalagay ko po dito. At hindi po siyempre mawawala ang sweet rice or malagkit sa atin. Any brand po pwede niyong gamitin. Mag-umpisa na po tayo. Sige po. Nahugasan ko na po ang aking malagkit. Nabuksan ko na ang aking coconut. Nag-struggle po. Kaya ito po ang struggle is real. So, kumuha lang po ako ng isang cup ng gata. Ito po ang ipangtutupig ko dito sa aking malagkit. And then, kalahating tubig po. Kung 2 cups ito ng malagkit, ayoko po siya kasing malata or overcook. So, dapat 1:1. So, 2 cups po ito. Dapat 2 cups ang ilalagay ko. So, ngayon, kalahati lang po. Kaya 1.5 cup lang po ito. So, ayan po. And then, haluin po natin. So, ayan po, halo na. Isasain po natin siya ngayon. Sain po natin siya ngayon. Okay. Hintayin lang po natin siyang maluto. Ngayon naman po, gagawa tayo ng pang-topping. Dalawang cup po ng gata. Hinahalo ko po siya kasi tumitingin siya sa ilalim. Pasensya na po kung masakit sa tenga. So,
So, kulang pa to. Kasi yung isang lata na to, hindi naman to eksaktong 2 cups. Kaya nagbukas pa ako ng isa. Okay, 1. Itigyan natin konti. Kung may naririnig po kayong ugong, may nagbabakyum sa kapitbahay namin. Okay, tabi natin. Sa 2 cup po ng gata, 1 cup ng brown sugar. Sandali po. Okay, may gloves nito. Pwede nyo pong i-adjust lang yung tamis kung ayaw nyo po ng super tamis. Ayan. Okay. Gawin na lang natin 1/2 and 1/4. 1/2 and 1/4. Ayan po. Para hindi siya ganong matamis. And then, i-mix po natin. Ang ginamit ko pong kawali dito, non-stick, para po hindi siya nadikit. Haluin po natin. Tapos po, pwede nyo pong lagyan ng flavor kung gusto nyo ng pandan, kung gusto nyo ng vanilla. Siguro po ako vanilla na lang ang ilalagay ko. Basta halo lang po ng halo. Wala muna po sa apoy para po ma-dissolve natin yung asukal. Ayan po, oh, dark ang color niya, kung nakikita niyo po. And then maglagay po tayo ng vanilla. May vanilla pa ba ako dito? Meron pa naman. Yung isang, kahit kalahating takip lang po nito. Ayan po. Hindi ko po siya pinuno. Kalahati lang. And then habang iniintay po natin maluto yung ating malagkit, pwede na po natin itong isalang sa kalan. Kung alam nyo na pong nalusaw na yung asukal. Disclaimer lang po ah, version ko po ito. Hindi po talaga ako magluluto ng kakanin. Itatry ko lang po sa mga gusto pong magluto at wala namang mabilan. Katulad po sa lugar ko, ang layo pa po ng bilihan. So kami po, nagre-research na lang kung paano siyang iluto. Sige po, isa lang na po natin, ha? Ay, nako. Ayan po, sinalang ko na ang ating gata na may asukal sa medium heat para po hindi siya masunog. Parang ang sarap ng halo dito yung isa ko, ha? Masyadong matigas siya tayo. Keep stirring lang po.
Ito po, kumukulo na yung ating gagawin topping. Mainam po yung non-stick na kawali ang gamitin natin para po hindi siya dumikit. Okay din po itong gamitin kung latik naman ang itatopping nyo. Kayo na lang po mag-adjust ng tamis sa gagawin yung biko. Nagre-reduce po siya ng liquid. Nakikita nyo po, oh. So, pag ganito na po, kukuha po ako ng kalahati para pang topping. And then the rest, ilalagay ko yung sinaing na malagkit. Sige po. Meron po akong bowl dito. Ito po siya. Maglalagay po ako. Tansyahin nyo na lang din po. And then, lalagay ko siguro mga kalahating cup. Yan po. Ang toppings po natin to. Sana magkasya. And then, ito pong remaining ay ilalagay po natin ang, siguro kailangan dagdagan ko pa. Konti pa po. Okay. Kukunin ko po yung sinaing ko, i-add ko dito. Inaan lang natin pala. And then, mainit, mainit. Dahan-dahan lang po ang paglalagay. Dahil baka tumilansik sa atin ang tumilansik po sa atin ito. Ay, nako. Magkakaroon kayo ng magandang remembrance dahil dito sa inyong biko. Yung biko is craving. Okay. So, i-mix lang po natin siya. Yung kanin, yung malagkit ko po, medyo hilaw pa siya. Kaya nga po, konti lang yung tubig na nilagay ko. Kasi ayoko po siyang malata. Sarap po talagang panghalo itong spatula lang kulay blue. Ito matigas eh. Halo lang po ng halo. Tinakpan ko po siya para mainin. Para po pantay yung luto nung kanin niya. Hintayin na lang po natin mga ilang minutes.
Now, check na natin ito. Mukhang luto na siya. Ita-transfer ko na siya sa aking lalagyan. Ito po. I-move lang natin ang ating camera para makita ninyo. Ayan. Ay, ang bigat. Ngayon, papantayin lang po natin siya dito sa lalagyan. Inon ko na po yung oven. Wala po akong dahon ng saging. Mas masarap din sana nung pagsinaing merong dahon ng pandan. Kaso po, wala akong pandan na stock sa rep. Pero may nabibili po dito frozen. Kung ano lang po yung meron ako, yun lang yung ginamit ko. Kikita nyo po ba? Di po ba hindi siya malata? Para ka lang din pong nagsasain ng regular na kanin. Tapos ito pong sinet nating ibabaw. Ito, I mean, di ho ba kumuha ko ng konti? Ilalagay lang po natin sa ibabaw nito. Kaso, umiinit pa lang po yung aking oven eh. Nagpipreheat pa lang. Late ko siyang pinreheat. Actually, dapat to sa broil. Pero painitin muna natin oven. Ready na po ang oven ko. So, lagay po natin itong toppings. Ibo-broil lang po natin to. Ilagay ko siya sa low. Lagay ko na lahat. Yung iba po, ang ginagawa, latik naman. Pwede din naman po yun. Kasi ako din, ang traditional na biko sa amin, latik eh. I-spread lang po natin siya. So, remember po, kailangan lang pong i-broil. Hindi po natin siya i-bake kasi luto na po yung ating malagkit. Pasensya na po kayo kung hindi perfect. Sige po, lagay po natin ngayon sa oven. Okay. Tingnan po natin ngayon ang ating niluluto. Oh. Ayan po siya. Hinahihit ko po ng mga siguro mga 3 minutes and then nilow heat ko ulit po siya. Ayan po, malapit na po yung maluto. Nagkikrave na ako. Pero kailangan palamigin muna yan. Ayan po siya, oh.
Nagkakaramelize siya. Masarap po yan. First time kong gumawa nito. Sana success. Mukhang ang sarap-sarap. Ito na po ang aking finished product. Ang aking biko or bibingkang kanin. Yung iba po, kung gusto nilang mas brown pa yung ibabaw, pwede pa nilang patagalin sa oven. I-broil nyo lang po. Palalamigin ko muna bago ko kainin. Hi! Inalamig ko muna ang aking biko or bibingkang malagkit. Ngayon, tikman po natin. Tikman po na. Tingnan nyo po. It's looking yummy. Napapainit ako ng tubig. Gusto ko kapartner nito, tsaa. Tingnan natin yung exhaust fan. Paingay. Tingnan nyo po, oh. Hindi siya malata, di ba? Tikman po natin. Hindi siya matamis. Sakto lang. Makunat yung ibabaw niya. Kasi na-ref ko. Ang sarap po. Nakaka-addict. Try niyo pong gawin. Ang sarap po. Hanggang sa uulitin po, please like and subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin. Maraming salamat po. Paalam!